Kumusta mga buddy? Ito nga pala si Melenguera. I'm in war. So, nasarapan natin ngayon, puro takigawa. Marami kasing ko-comment sa may video ko bakit daw ang bagal ng motor ko. Anyway, stuck yung motor ko kasi ito, hindi ko pa kinakabit yung malakas. Dahil yung sinasalihan ko kasi yung sinasalihan kong karera kasi is hindi naman talaga siya open. More on restricted race siya. May mga parameters at specification para makasali ka. So, ano bang meron ngayon? Pag-uusapan natin itong Takigawa Superhead na pang Fury syempre. So, bago mga yan, kung hindi pa kayo nakasubscribe syempre sa my page natin, pasubscribe naman mga buddy. At para naman matulungan nyo ako sa paglago ng page na to, alam, konting-konti lang naman kayong mga mahilig sa Fury o kaya KSR o kaya Aura. So, tulungan nyo ako sanang mag-grow yung page na to para magawa pa tayo ng maraming video na quality. So, ngayon, bakit ako nag-video ngayon? Dahil nga may nagpabili kayo sa akin ng Superhead na Black. Ito. Yan. So, ngayon, magagawa natin ng video. Yung iba't iba yung Takigawa na Superhead. So as of now, ang sikat ngayon sa market na upgrade ng Takigawa pang Fury o kaya KSR is itong Takigawa Superhead. So itong Takigawa Superhead natin is 30 yung intake, 24 yung exhaust valve. So napakalaki po niya mga buddy. Kung makikita niyo yung ang laki ng butas niyan. Oh. Ito yung exhaust, medyo madumi lang ah. Exhaust intake. So para malaman niyo gaano kalaki yung butas niyan. Meron tayong 5 piso rito. Ito yung 5 piso. So yung 5 piso pag sinukat natin, yung 5 piso 25. Ayan. May suit ng piso. Ito pa nga 25 mm. So, makikita nyo, 25 mm to. Eh, yun ang exhaust, 24. Kumpara sa intake. Ito nyo naman, pasok na pasok. Okay. So, yan po ang natin, ang Takigawa na Superhead. Magkano ngayon itong Takigawa Superhead? Mahabot ito ng mga, kung di ako nagkakamali, bumili ka ng ganito, mahabot ka mga 50 plus. Kasi mahirap lumigtas sa customs ngayon. Mga 50 plus to 60. Makakabili ka na ito ngayon. Itong head kasama na yung black. Okay. So, ayun yung sa head. Ito yung top end ng isa sa mga magagandang top end pang Fury natin. Magandahan dito, maraming cams na pwede sa kanya. Pero Takigawa rin syempre. Ito yung K10 na cams. Kung mapapansin nyo, K10 na cams. Ito yung pinaka basic pang stock head to ah. So, ito long duration to, pero 6 lang ang lift. 6 ang lift nito. Kung mapansin nyo, bilog siya. Hindi pa siya ganun ka-itlog ah. Pero, yan. Kung mapansin nyo, hindi siya ganun ka-itlog. Meron siyang sharp dip. Yung pagsara ng valve. Okay. Yan, ganyan yan. So, kung nakatama to dito, tapat natin sa inyo to. Okay. Yan. Intake. So, intake muna pag umikot. Intake. Tapos, exhaust. Okay. Ganun yun eh. Oh. Intake, sarado. Bukas, exhaust, sarado. Okay. So, ganyan yan. Aganto. Yan. Umikot yan. Pag umikot to, okay. So, ang timing, nandito.
ang timing niyan. Okay. So ganyan yan. Okay. Kung mapansin nyo, K10 to. Okay. Ito yung pinaka basic na cams ng Takigawa. Ano may nasa katabi ng mga to? So merong actually may limang cams ng Takigawa. Kung di nyo alam, ito yung mga pasok na cams na may superhead. Itong ito yung pinaka low, pinaka mababa, S15. Yan, kung hindi nyo napapansin, basta may 15 yan. Ayun o, oh, ayun, nakita nyo yung 15? Yan, S15. At papakita ko sa inyo syempre, bakit ano. Mamaya, S15. Sumunod naman, yung S20. Ito yung usually nakasama ng mga stock. Yung sabi ng stock head. Pag bumili ka ng stock, ano, ano, yung stock na ito na Takigawa, ang usually nakasama niyan is 20. Kasi ito yung mid. Ito puro torque. Ito nasa kalagitnaan to. Ito medyo... Ito naman sumunod yung S25. Ito nyo ba? Yan. Ayan, S25. S25 medyo ano to. Aggressive na nasa ka... Maganda yung top, maganda yung bottom din. Sabihin maganda yung torque, maganda rin yung horsepower. Ang pinakalas syempre, ito puro horsepower. Wala, puro horsepower to. Uulog pa. Itong S35. Ito wala nakalagay na S35. Pero S35 to. Mapapansin nyo. Yun o. Itlog na itlog. Makita nyo ba yun? Uy. Itlog na itlog o. Parang bearing lang. So yung mga pinagkakaiba-iba ng mga cams na nakalagay dito sa may Takigawa Superhead. Pero kahit ano pa yung cams nyo, ang bumubuhay pa rin sa makina syempre ay yung bore. Okay. Nagpapalakas lagi dyan. Okay. Isa sa mga nagpapalakas sa makina yung bore. Bakit ngayon tayo nag-video? Kasi meron akong dalawang block dito. Okay. Yung dalawang block. Itong 67. Kung napansin nyo to. Yan. Ito yung 67. 67 na piston. Kung makikita nyo yung 5 piso ah. 5 piso yan. Wait. 67mm versus 25mm. Ganyang kalaki piston itong 67 na ano na piston. At ang kagandahan kasi itong piston nito ay scat siya. Nakita niyo yan? Scat. Ang sabihin niyan, scat. So manipis lang yung piston na to kumpara dito sa mga regular na ating mga piston. Ito yung mga regular na piston natin, mahaba yung skirt. Ano advantage nito? Tandaan nyo, ang Takigawa kasi pag gumagawa ang Takigawa, hindi siya katulad ng iba na may milling. Okay, yung sabi ng milling, yung papalakihan mo yung crankcase. So ito, pag ginamit mo tong block na to, mapapansin nyo, ito walang skirt yung block na to. Ayan o, walang skirt na ito nyo. Walang skirt yung block na to. So plug and play lang to. Ito yung 59. Ayan, may skirt yung 59. May skirt yung 59 natin. Itong kabila, walang skirt yan. May skirt. Ito yung skirt. Oh. Ito kasi 59, stock lang to. Papasok pa rin yan sa stock natin na crankcase. Itong isa, hindi naman makakabala dahil kahit 67 siya, wala siyang skirt. So, pasok na pasok. Pwede ba gayahin yan ng ano, ng ibang ano? Pwede naman. Kaso, tandaan natin kailangan manipis ang piston. So dapat kasi nipis ito yung piston. Eh problema, mahal yung gantong piston. Bihirang bihira to. Bakit? Kasi po itong mga block natin chrome bore to mga to. Ano yung sabihin ng chrome bore? Wala siyang sleeve. Kung napansin nyo, ayun no. Napansin nyo ba walang sleeve na nakalagay? Eh yung sleeve yung kalimitan na bakal na sinusok-sok dito. Para doon yung re-reborin. Ito kasi, precise to. Yung sabi ng precise, as in, to the point na saktong-sakto talaga yung laki nung bore doon sa, ano, sa may piston. Okay, ayan. Ngayon, susukatin natin para malaman yung gano'ng ka-accurate to. Okay. At syempre, pag dahil susukatin natin, kailangan natin na maganda ang digital meter. Ito Toyo. Okay, so walang palpak sa mga sukat-sukat natin. So sana ano, ito sinishare ko lang sa inyo bakit mahal itong mga gamit na to.
kahit man ako hindi ko gustong mahal to, eh mahal talaga nila binibenta kahit anong gawin natin. Dahil maganda yung pagkakagawa, lalo galing Japan pa. So itong sukat nito, kung mapapansin nyo, yan, 66.69 ang diameter itong itong diameter nitong itong piston. So ngayon i-zero natin 'yan. Okay. Tingnan natin gaano kalaki itong block na to. Butas ng block. Okay. So kita nyo naman ha, 0.25 lang yung around 0.2 lang yung clearance nya. Okay, ah ganun. So ganun ka precise itong mga chrome bore na yan. Ay saktuhan lang yung mga yan. Tsaka pag chrome bore yung gamit mong block, hindi na masyadong binibreak in yan kasi sukat na nila yan. Sabihin ko lang is madulas kasi ang chrome bore, kaya ganyan siya. Kahit na ganun ka liit lang yung tolerance niya, is madulas yan. Hindi yan. Pangalawa, ayan, meron pa siyang tao doon, itong Teflon. So hindi yan basta-basta gumagastas dito. Pero syempre itong mga ganito is sa Japan design siya na pang karera lang, hindi to pang araw-araw. Pangalawa, pag ganyan ay bayan. Pinginaan natin. Pag ganyan ka yung piston mo, syempre, may tendency to syempre pag gamit na gamit, mag piston slap. Kasi wala masyadong kumahawak yung nakatama dito sa may ano niya, sa may sa wall, sa cylinder wall, eh konting-konti lang. So may tendency mag piston slap ang piston natin. Kesa rito sa may skirt. Okay, so ito gamit na to. Ayan, ito gamit na diyan para diyan sana yan. Pero gamit na yan. Hindi, medyo maluwag-luwag na yan. So bakit nga ba tayo gumawa ng video ngayon? Sana nanonood kayo ha. Meron ako magandang ano mamaya. At gusto ko kasing demonstrate itong mga cams ng Takigawa. Okay, hindi siya basta-basta yung mga cams ito. So, malaki yung pagkakaiba ng mga cams ito, tsaka yung gamit niya. Ito torque, ito mid-high, full race. Okay. Yan. So, papakita ko sa inyo yung kanyang mga ano, yung lift ba niya. Okay. Yung lift niya, yung ano, yung unang pinaka-importante, yung overlap. Ayan. So ito, subukan natin yung S15 muna. Kakabit natin yung S15, syempre. Pakita ko sa inyo. Ang pagkabit, syempre, dapat kaganto. Ayan, nakatalikod. Una-una yung tanggalin to, syempre. Tama ba? Tama. Tanggalin natin to. Sunod natin tong isa. Madali. Ayan, maluwag naman yan. Oops, yun. Oops, pumasok na. Ah, bilis na pumasok ng mga yun. Diba, masok pa. Okay, pasok na yung cams. Sunod natin tong guide. Ito rin. Ayan. Tapos higpitan syempre natin itong mga ito. Hindi mo natin kailangan patukurin masyado. Sakto na.
para makita nyo lang syempre yung overlap nito tsaka yung duration. Yan. So yan mga buddy, mapapansin nyo ngayon yung overlap. Iikot natin siya ngayon. Mahirap ng pwesto ko eh. Ito yung S15. Okay, meron tayo na to. Kung kayo ay interesado magkaroon ng S15 sa budget meal, walang problema. Madaling madali lang yan. So, ito iikot natin. Yung siyempre, ito unang intake muna. Kapalo intake. Ito yung gano'ng kakakunti yung clearance nyo na. Okay. Natin. Oops! Pakita nyo gano'ng kataas yung lip nyan. Okay. Ulitin natin na. Yun. Yan, ang lip na ganyan kataas yung lip ng Takigawa. Lahat ng Takigawa, lahat ganyan ng lift. Okay? Ayun. Pero, mapapansin nyo, yung overlap nya, napakabahagya lang. Okay? Yan. Bahagyang-bahagya lang yung overlap nya. Bakit? So, more on torque kasi ito. Nagsasara kagad yung intake bago magbukas yung exhaust. So, kung gusto mong matorque na motor, malakas umarangkada, S15 talaga ang magandang camshaft. So, ikot natin ulit papuntang intake na exhaust na, lalabas ang gasolina, sumabog. Pak! Yan, sarado. Napansin nyo, di ba? Konting-konti lang yung overlap nya. Ulitin natin, S15 na cams, gustong-gusto nyo yung torque, akyatan, yan. Pang mga bundok. Ayan, mga pambundok, mga taga-Cagayan dyan, taga-Isabela. Balita ako, marami doon taga-bundok doon na naka-Puri. Maraming mga naka-Puri nasa bundok. Mali, tama ba sila sabi ko? Maraming naka-Puri doon sa Isabela na ginagabit sa bundok. Yun, sorry. Ito ang kailangan nyo. Promise. Nakita nyo, mataas yung lip, 6 lang. 6 lang ang lip. Bakit 6 lang ang lip ng Takigawa? Para hindi mapuwersa siyempre yung valve spring. Ganun kasimple lang yan. Okay. Kaya 6 lang. Ang overlap nya, hindi masyadong ganun ka yung overlap. Mapapansin nyo. Bahagyang-bahagya lang yung overlap nya. Okay. Exhaust na. Pat. Yun, sara. So, yun ang S15 natin, mga body. Hindi ko napapakita sa inyo yung Kaiten, ha. Yan, S15 yun. At, papalitan natin ngayon ng cams. Tayo sa S20. Patay tayo dyan. Ay, matanggal yung isa. Yan. Ayun na problema ko rito. Hindi matanggal yung isa. Okay, tanggalin natin itong isa. Kasi pwede matanggal yan. Ganito lang. Umiikot na isa. My God. Okay, tanggal. Balik na sa dating pwesto. Baliktad natin. Ayan. Saan napunta isa? Nahulog. Ayan pala. So, ugutin natin yung cams. Nahugot niya ang cams. S15 yun na. Yung unang pinakita ko sa inyo, S15. Susunod tayo sa S20. Ito yung mid-market. Ito yung laging kasama niya. Mas makakita nyo. Pagkumparahin natin. Ito is bilog din siya. Makakita nyo. Pero ito, mas mahaba ang overlap na ito ng konti. Makakita nyo.
yung overlap na to. Ito may medyo konti ito, malapit-lapit pang overlap ito. So tignan natin, subukan natin siya. Pasok natin. Okay, higa natin siya. Yan, pasok. Pasok na to. Meron. Oops. Kailangan pasok na pasok. Sakto lang. Ah, kaya pala. Ang lapay pasok. Masyadong masikip yung masyadong tukod. Lugan natin. Kung nanonood pa kayo, salamat ha. Medyo interesado kayo rito ha. Actually, ito talaga pinakamagandang ano, head. Itong pakigawa. Kung nakaganto ka, hindi ka na magisisi. Nahirapan ako. Ay, lumabas yung visit. Pero kaya na to. Pasok na eh. Mabas pa. Minsan natin. Yun. Yun, pasok na. So, yan. Ayos na natin to. Pasok ng konti. Yan. Kapitan natin ng bab. Yan. Hindi. Yan. Hangkit na. So, nasa S20 pa lang tayo mga buddy. Ayan, ano bang kinagandahan ng S20 na to? Tingnan natin. So, S20, ito yung sinasabi kong usually kasama pag bumalik ka ng head ng takigawa. Eh, ito yung lagi niyang kasama. So, patigyan natin gaano. So, ang hindi nagbabago lagi ang lip ng ano ng takigawa. So, pag yan lip niya, pare-paresan lagi yung lip niyan. Pero ang nagkakatalo, ayan, napansin nyo, mas mataas yung overlap. Ayan, oh. Mas mataas yung overlap niya ngayon. Pansin nyo, medyo mataas ang overlap nito kaysa dun sa isa. Okay. Medyo mataas ang overlap niya. Pero pares pa rin siya ng lift. Dahil nga, naniniwalang takigawa na hindi mo kailangan bawiin sa taas ng lift yung cams. Kailangan mo bawiin sa tagal ng bukas ng balbula. Hindi mo kailangan bawiin sa taas ng lift ng balbula. Kailangan mo bawiin sa gano'ng katagal nakabukas ang balbula. So mapapansin nyo, ayun eh, mataas talaga yung bukas. Hanggang 6 lang, 6 yan. 6 lagi ang lift ng ano, ng cams ng takigawa. So sa S20, okay, papakita ko ulit sa inyo. Bubukas ang intake. Pero makikita nyo medyo mataas yung yung lip niya. Actually dapat sinukat natin kanina. Ngayon sukatin natin gaano kataas yung lip niya. Masukat pa? Wala akong masukat eh. Anyway, hindi yata natin masukat na maayos kahit may galipet tayo. So, sipati na lang natin ang mata natin. So, mapansin nyo, ayan o. Medyo mataas-taas yung malaki yung overlap niya. Pero hindi siya nagkatama. Ayan ang kagandaan ng takigawa. Yung overlap niya, hindi mag-uuntugan yung dalawa. Tsaka matitigas kasi ang spring nito. Ang spring nito dala-dalawa. Dalawa spring niya. Kaya hindi yan basta-basta magkatamaan. So, isa na lang natin. S20. Pak yan, S20. Wala akong S20. Palitan natin yun. So, S25 na tayo mga ano, idol. Mga buddy. S25, parang gatas lang yan. So, lubagan muna natin itong itong sa balbula.
para mahigit natin na maayos to. Higitin natin. Oops. Higit ang cams. Okay. Ito ah. So S25 yan. S20. Mapapansin nyo. Nakita nyo naman. S20. Lagay natin sa kanan. Sood natin yan. Yung S25. Yan. Kitang-kita naman. S25. Mga body. Masakay natin yung S25 natin dito. May ano to. Isabihin nito. May laman. May karga. S25 na eh. Hindi yan ano. May laman. Hindi am ang pinainom. So ayan, pasok natin ba. So ganun ba karaming head meron ako? Marami akong head na ganito, kaso hindi lahat may laman. Ang sabihin nun, hindi kompleto iba. So marami akong shell na ganito ng Takagawa. Natanong nyo bakit? Nakakuha ko lang. Pinamana sa akin eh. So ito S25. So parehas pa rin ang lift yan ha. 6 pa rin ang lift. Pero titigan natin gano'ng kalaki yung overlap nya. Bahagyang kitang kita ba? Oh, wait lang. Tumagalaw. Ba't tumagalaw? Hindi natin na higpitan mga kabadi. So higpitan natin. Yan. Patutukorin lang natin. Yeah. Yan, tukod. Yup, tukod. Yan, nakatukod na. So, ating tignan, gano'ng aganda yung valve overlap nyo. S25. Oops. S25, yan. Hindi maganit-ganit pa. So, pabubuksan natin, intake. Antigas. Tigas na meron. Tigas to. Okay. May matigas. Hindi pa rin nakasagad to. Ayo. Okay yan. Sagad na. Okay. Ganda rin. Para madali maikot. Ayan mga body. Ikutin natin. Intake. 6. Oh. Uy. Nakita nyo naman yan. Halata. Malaki yung ang overlap nito. So, mataas yung pagbukas ng intake. Nakita nyo, mataas na mataas sya. Ayan no. Taas na mataas kaysa dito sa kabila na ano, medyo pabuka pa lang. Ito nyo dito sa kabila, ayan ang taas oh, bukas na bukas. Ito nyo yun, ayan yung bilog nya, ayan ang sinasabi kong pinagkakaiba nya. Napansin nyo mas mataas itong bukas ito, itong intake kaysa sa exhaust. Ayan, yun yung overlap nya. So matagal bukas tong exhaust natin, ay yung intake natin dito sa mga S25. So ikot natin ulit. Ah, alam ko na bakit nagkaganon. Kaya yung may sira natin. May sira talaga. Kasi hindi nakapasok. Gumalaw pala. May sira pa natin itong ano. Makakasira pa ako ng aking pyesa. Ba yan? Mr. Merenguera, makakasira pa tayo. Saan kaya tumama yun? Tumangat ng ganun yan. No? Tumangat yun. Saan tumama yun? Oh, yan. Tumangat na. Umalik na. Tama ba? Okay. Umalik natin ang kabila. Okay, yan. Kabalik na siya. Ulit. Ulitin natin. Baka mali kanina eh. Okay, ikot. Yun. Baliktad pala. Yan, nakita nyo.
mas mataas ang bukas ng intake. Na exhaust pala sa intake. Ayan. Oh. So, papansin nyo, baliktad kanina. Pasara na yung intake, bukas na exhaust. Nakaabang na. Nakaabang na yung exhaust. Sabihin nun, meron siyang palabas na yung ano, meron siyang ako nakalimutan ko yung tawag dun na. Basta mangyayari niyan, humihigop ngayon, ito tumutulak tong bukas na intake. Kasi malaki yung bukas na exhaust, di ba? Sa overlap. So dumadagdag to sa tulak palabas dito sa exhaust. Kaya mas malaki yung bukas na exhaust. So mas mataas yung horsepower. Ganun yung explanation niyan. Ayan. So ikot natin ulit. Yan, oh yan oh. Yun. Okay. So ang mangyayari is mataas na ito, matagal ang duration na to ah. Mabilis na sumasara. Pero yung ano niya, yung overlap doon ang tinitigan lang natin. Mabilis na sumasara kasi may spring eh, matigas yung spring ko eh. Dapat yung spring ito na pinang-demo ko sa inyo yung malambot eh. So yan, matagal yan, mahaba yan, sabihin, bilog na bilog ko sa ito eh. So yan, pag bukas ng intake natin, sasara siya, pero sa overlap niya, nakabukas, mas mataas na, mas mabilis na bumukas itong exhaust natin. Para may tulak agad palabas yung combustion, yung pag sabog, di ba? Labas ka agad dito sa mga exhaust. Kaya mas mataas yung bukas ng exhaust valve natin. Mataas yung lip ng exhaust. Okay, so sara natin, pack. Yeah. So nandito na tayo ngayon sa final sa mga S35. May S30 mga body ah. Kaso wala tayong sample ng S30. Wala akong sample ng S30. Kaya pagpasensya nyo na. Dahil hindi po ko sa S30 dati. Oops. Yan ang lumalabas. Nakalimutan natin logan itong mga itong ating ayan. Logan natin. Ito. Hingitin natin itong isa. Pak. Higit sa isa. Pak. Oops. Higit sa cams. Pak. Hindi pa nahigit ito. Yan. Higit sa cams. Pak. Labas. Yan. Labas ng cams. So, wala naman damage. So, mapapansin nyo yan. Oh. Medyo bilog yan. Pero, kung bilog yan, mas bilog na bilog tong last na ito. S35. Ito ang gamit kong cams ngayon. S35. Yan. Pinakita nyo, bilog na bilog. Halos kaparehas na nung ano. Kaparehas na nung bearing. Ganun siya kabilog. Balik natin to. Last na. Makita nyo gaano kaganda tong S35 cams na to. Balik natin tong mga ups. Yan. Siyempre, ikita natin para tumukod. Ito yung S35 na cams. Demo natin sa inyo gaano kataas ang lift nito. Lift paano pala duration. Okay, may duration to ah. Mamaya i-discuss ko sa inyo yung duration. Pinapakita ko muna sa inyo. Ito ang lift niya. 6 pa rin. Pero kung mapapansin nyo, nakita nyo yan. Nakita nyo ba yan? Halos magdikit na. Halos maghali ka na yung dalawang balbula. Okay. Ganyan kaganda yung duration na to na ma-maximize. So kahit gamitin mo sa stock cams, stock head to mga to, perfect na perfect to.
hindi ka ipapahiya ng mga ito. So makita nyo naman, oh, ang taas ng lip, bukas pa rin, pareha sa bukas. Ganyang kaganda tong S35 na cams. Meron pa S30, kaso wala akong S30. Mga yan, okay. So saktong sakto lang siya, pansin nyo, saktong sakto lang, oh. Talagang pinagtagpo, pero hindi nagkatagpo. Ayan. Okay, ulit. Titingnan natin para sa inyong visual aid. Intake. Pero yung lip niya, napansin nyo, gabok na lang. Ganong kagaling ang Takigawa. Ito yung saktong-sakto lang talaga siya. Hindi talaga siya pinagtagpo. Kaya ganong kaganda to mga cams, mga body ng ano ng Takigawa. Kasi kung titignan nyo yung dyno chart ng mga to is magkakadikit lang sila. Ang pinagkaiba lang, syempre, iba't ibang gamit itong mga cams ito. Hindi siya pare-pares ng gamit. Kasi may mga iba gusto malakas ang torque, may iba sakto lang, may iba naman gusto mikot, may iba gusto puro, ano, puro horsepower. Okay. Okay. So, yun mga kabady, ang pinagkakaiba ng mga cams na to. Kung bakit maganda mag-roller rocker arm. Okay. Yan. Dahil sa roller rocker arm nga wala. Ah, ito to, maganda, simpleng ano. Kung nakarating kayo dito sa pinakadulo ng video to, eh maraming salamat at pinapakinggan nyo naman ako. May sense ba yung sinasabi ko? Okay, medyo nasabakit yung paa ko doon. So yun, so nandito tayo sa end of video natin. Ano bang point ko? Kung napapansin nyo tong cams na to, may kulay itim, di ba? Kung napapansin nyo to, may kulay itim din. Ang tawag yan is yung Teflon coating niya, para hindi gumasgas. Para hindi gumasgas yung ito, sa board, di ba? Ito naman para hindi masyadong gumasgas yung paddle dito sa may camshaft. Ganun ang problema kasi ng paddle na rocker arm. Gumagasgas. So, in the end, mauubos at mauubos yung rocker, yung camshaft nyo talaga sa may paddle. Except, magandang langis ang gamit nyo. Pero, ang restriction kasi nito sa paddle, hindi kasi siya pwedeng bilog masyado. Kasi pag bilog masyado, matagal yung duration, mas mabilis mauupod syempre yung cams nyo. Kasi mas matagal siyang kumakayod, eh. Okay, pag yung paddle nyo nakatama dito sa resting lobe, wala masyadong pressure dyan. Pero ang problema, pag yung paddle nyo, tumatama na rito sa lift ng cams. Kaya nga bigla nila sinasara yan. Pag tumataas sa lift ng cams, bigla nila sinasara. Para maubos ka agad yung friction. Yung friction ng ano, ng paddle rocker arm. Okay. Kaya ganyan ang design niyan. Bubukas, biglang sara. Pero ang roller rocker arm kasi dahil ay hindi, wag na yan. Ayan. Wag na to. Huwag natin galing ito. Parang natin. Gamitin natin ito isa. Dahil ang roller rocker arm kasi, gumugulong lang dito. Gumugulong lang siya. So, walang friction. Mapapansin nyo. Pwede siya mas mahaba. Pwede siya mas mahabang duration. Dahil, hindi siya gumagasgas eh. Ayun ang kagandahan ng roller rocker arm. Pwede kung pwede siya sa ganito. Pwede naman roller rocker arm dito eh. Dito sa ganito. Kaso hindi mo siya ma-maximize dahil nga biglang sumasara. Ito. Yeah, biglang sumasara yung cams. Yung bulb. Kasi nga may sharp na po ba. Okay? So sa
Roller rocker arm, pwedeng-pwedeng long duration kasi walang mauupod. Okay. Eh, na iniiwasan dito yung matagal na contact ng paddle. Pag naka-roller ka, hindi na masyadong iniintindi yung gano'ng kahaba yung duration ng gums mo. Okay, kasi ano nga eh, wala nga masyadong friction eh, kasi nga may bearing, roller bearing siya. Ganong kaganda tong roller rocker arm. Ito, kaya magpalit ka ng roller rocker arm tapos cams, eh malaking bagay na yun. Tsaka pangatlo, ay pangatlo tuloy, tsaka matahimik, tahimik ang roller rocker arm. Tahimik na tahimik siya. So kung kayo ay nakarating sa video to, sa katapusan ng video to, at meron akong first 3 customers, itong S20, okay, bibigay ko sa inyo ng discounted price yung ano, yung profile nito ha, na cams, tsaka yung tsaka tong roller rocker arm. Hindi kasama yung mga bearing ha, mga body ha, hindi kasama yung bearing, yung mismong cams lang tsaka yung roller rocker, yung roller rocker arm. 3,000 plus labor syempre. Tagang tatlo lang. Meron akong tatlong kakabitan. Kung sino yung maunang tatlo. Okay, kasi alam nyo naman usual price ko nyan, di ba? Ang usual price ko nyan is 4-5. Pero yung unang tatlo na gusto mag-avail, S20 na comes. Ganito yung ano, ito. Mid-power yan. Long duration yan. Mas maganda pa yan. Kung sino yung mga nagsasabing 7.0, mas maganda pa sa 7.0 yan. Kasi dyan, hindi stress ang makina nyo. Hindi mag-iingay, less, tsaka less yung ano, less yung bag valve float, kasi hindi ganun kataas yung ano eh, yung lift ng cams. Yung unang tatlo na makapag-message sa akin, mag-a-avail. So, all in na yung 4-5, libre na yung kabit. Okay, libre na yung kabit. Okay, libre na yung kabit na tong ano, mga idol, 4-5. 4-5 ba? Kung gusto nyo, 4,000. Ayan, 4,000. Minus na natin yun, no, yung 500. Okay, 4,000 sa unang tatlo na gusto magpakabit niyan. Labor, ha. Pero syempre, yung ano, piston sa inyo, ha. Okay, ang akin, labor lang ng kabit ng cams, tsaka ano, ha. Cams, top overhaul lang. Pero yung piston, eh, bumili kayo sa akin ng black kung gusto nyo. Pwede. Pero kung magdadala kayo ng sarili nyo, eh, pa-valve packet nyo. Huwag nyo sa akin pa-valve packet yan. Okay. Pero kalimitan naman, okay, kung yung cams nyo, eh yung piston nyo naka-ready sa 7.0 na lip, eh, pasok naman to. Hindi nga lang to pwede sa stock. Okay, hindi siya pwede sa stock. Baka tumama kasi. Baka lang naman. At, hindi ko pa kasi natetesting eh. Baka tumama lang. Okay mga buddy, salamat sa panood. Yung unang tatlo ha, unang tatlo mag-message sa akin, bibigyan ko ng discount, 4,000, tatlo lang, S20, kasama na yung rocker arm, 4,000, kasama na yung kabit, 4,000. Unang tatlo lang. So, marinig nyo. So, salamat mga kabuddy, nanonood kayo, nakaabot tayo sa end of the video. Kung may natutunan kayo sa haba na sinabi ko, siyempre pa-like naman ng video nyo. Tsaka pa-subscribe na rin. Kung gusto nyo i-share, ako, mas appreciate nyo. Ma-appreciate ko yun para mag-grow naman tong site natin para sa mga Fury, ng mga Fury lovers. At siyempre, ginagawa kong lahat na makakaya ko na kahit pa paano, late na. Late na tayo nag-focus sa mga ganito. Matulungan ko kayo na makapag-upgrade ng konti sa Fury natin. Na hindi naman tayo, ma-enjoy nyo pa rin yung Fury nyo. Nasabihin nyo, napakahina, etc. etc. And okay, mag-alala. Palalakasin natin ng bahagya. Hindi naman sobrang lakas. Yung sakto lang. Para hindi naman kayo napag-iiwanan sa kalye. So, salamat nga pala sa panonood ng video to. Kung may katanungan kayo o kaya comments, may sinasabi ako mali, mag-comment kayo dyan sa baba. Comment nyo, pipilitin ko sagutin.
So, mga nagsasabi na mabagal yung Fury ko, mabagal talaga yung Fury yung ginawa ko kasi hindi pa tapos yun. Mga ano dyan na, mga mapanghusga, hindi pa kasi tapos yung Fury ko. Mabagal talaga yun. Pangalawa, pang circuit yun. Hindi yung pang duluhan. Mga naghahanap ko yung Fury na ang takbo, 140. Panoorin nyo isang video ko. Yung video ko ng motor na naka 200cc yung motor ko yun. Malakas yung sigurado dati. Pero ngayon, hindi na siya malakas dahil wala na eh. Binaba ko na yung makina eh. So, salamat mga buddy at hanggang dito lang muna. Kung may natutunan kayo, nga, share nyo naman. Kung may tanong kayo, comment, o kaya correction sa sinabi ko, comment nyo na sa baba at sasagutin ko. Kung gusto nyo bumili ng piyesa, syempre, message nyo ako, direct message nyo ako. Facebook Messenger, Mel Enguera. O kaya Mr. Kawasaki Fury 125, pwede nyo rin yung message doon. So, salamat mga buddy, at laging ako may sinasabi, yung aking kasabihan, meron kang kasabihan, dahan-dahan lang at makakarating din tayo dun. So, salamat mga buddy, paalam, hanggang susunod ulit, ride safe, bye-bye.